I just love this shirt so much. Kuya Sed and his dupes. Anything na metal, didikit siya. Super nice nitong blush shade na to. Tapos, ayan siya. Mambubudol na naman siya. Hey guys! Hey guys, it's me Cedric, so welcome back to my Ding 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 channel. So ayan, for today's video, welcome! Ay, before ang lahat, I just want to say, happy 100k subscribers! Oh my gosh, guys! We did it! You guys don't know how happy I am na na-reach na natin ang ating goal na 100k subscribers. This is not just a celebration for me. Celebration to para sa ating lahat. So ayan, thank you very much sa inyong lahat na nag-subscribe sa akin and patuloy na nanonood at nagpapabudol. I just want to say thank you guys talaga from the bottom of my heart. Wow! So ayan, if bago kayo dito, hi, I'm Cedric Alihio. And dito sa mga videos na to, pinapakita ko yung mga favorite products ko for this specific month. In this case, ang gagawin natin ay ang ating July favorite. If gusto nyo makita yung mga favorite products ko, just keep on watching. And if di pa kayo nakafollow sa akin sa Instagram, make sure to do so. Ito siya. It's Cedric Alihio. And if di pa kayo nakasubscribe, make sure to subscribe and hit the notification bell para di kayo makamiss ng video ni Pisset. And if you want to help a brother out, para makapambudol pa tayo next month, don't skip ads. Kaya yan, without further ado, i-ready nyo na ang inyong Shopee. As usual, naging tradisyon na natin, I will leave all the links down in the description box para di kayo mahirapan mag-checkout sa Shopee. And if you're looking for a sign, ano pang hinihintay nyo? Nakuha ko na mag-100k. I-checkout nyo na yan. So first category natin is fashion. So for fashion, my first favorite is itong damit ko ngayon. This is a DBTK. Zip-up shirt siya, so nazi-zip dito. Tapos I got this nung sale nila nung July. At first, akala ko talaga yung sale is para sa mga physical stores lang ng DBTK. Pero nag-announce sila, nakasali yung online. So, ayan, nabudol din ako. I just love this shirt so much. Hey guys, shout out. So yan, mag-shout out muna tayo sa mga comments sa last video. So shout out kay Kel, Chris, Sam, Chill, Paul, Percy, Arnel, Angelou, Els, Siron, Vinch, JBG, Jamela, Marty, Carolina, Romney, Marjolin, Aljon, Eric, Oh My Vicong, User, Drix, About Pure, JJ, Sevari, Maria Antonia, Jay, Sesgale, Darrell, Dre, Nick, Cole, Randre, John Edmer, Glenn, Benedict, and lastly kay Julian. So ayan, kung gusto mo shoutout sa next video, mag-comment lang kayo down below ng favorite. So ayan, kung gusto mo shoutout, mag-comment na kayo, and yeah, back to the video. You only wanna be the one that I call, baby. You can kiss 100 boys in bars. Yung mga details niya is embroidered din, so the quality is super nice. Sinuot ko na, para malaban, di ba? Ang ganda ng quality niya, hindi siya yung parang cheap material. It's actually really heavy. Next product naman na ipapakita ko is actually this one. I don't know if nanonood kayo ng mga Living Alone Diaries vlog ko. Di nyo pa napapanood yung mga yun? What are you doing? If di nyo alam, dun ko pinapakita yung mga daily life ko, living alone. Meron din mga subtle budol doon. Hindi siya yung parang katulad nito na talagang budol kung budol. You could find a lot of different products din sa mga vlogs ngayon. Pero anyways, I don't know if pinapanood nyo na to. Store It jelly pouch siya na meron siyang keychain, so pwede nyo isabit. What I love about this, first of all, is the color. It's so nice. Ang maganda dito, ang dami niyang storage. May organizer siya sa loob, hindi lang siya isang malaking pouch. This is normally for makeup, ganun. Pang toiletry pouch, ganun. Pero I actually use it for my DJI Osmo accessories. Yung mga battery pack ko, ayan, extra lenses for it, yung mga stand. If I was to use this for makeup, magugustuhan ko din kasi nga, ang dami niyang organizer sa loob. Tapos maganda pa dito, pwede mo siyang isabit sa bag o kaya kusabit mo sa banyo kapag nagta-travel ka, ganun. Oo, diba? Kung nga rito sa bag na to. Ayan, nandito lang siya nakasabit. Tapos, the design is actually nice. Ang aesthetic ng design niya, kaya pwede talaga siyang ipang keychain sa bag. I feel like perfect to sa mga nagdadala ng makeup kit sa school din. Sabit nyo lang siya sa bag nyo. Tapos, andun na yung mga makeup kit nyo, yung mga toiletries nyo, diba? It also comes in a lot of different colors, so makakapili kayo. Gusto ko lang maiba, so pinili ko yung green color. I'm actually gonna buy one ulit sa sale. Mag-checkout pa ako ng isang ganito kasi ganun siya kaganda. Super helpful and super nice. Kuya Sed and his dupes.
If you guys don't know, I love nice things. Nakahiligan ko na lang siya over the years. When I'm not sure of something, I don't mind buying dupes. I really don't mind. Laki nga tayo sa Shopee, so malamang sa malamang, mahilig tayo sa dupes. I really wanted a black na Gentle Monster. Eh kaso, di ba ang daming variant ng Gentle Monster, as in iba-iba, pero parang same silhouette lang na black on black. Tinry ko lang, and grabe nagustuhan ko siya. Feeling ko bagay sa akin yung square, yung medyo mas square na frame, kasi medyo pa-oval na bilog yung mukha ko. Alam nyo ba, 100 pesos lang to. Compare nyo naman sa price ng Gentle Monster. Nakwento ko nga sa inyo, di ba? Yung kaibigan ko, nahulugan ng Gentle Monster sa dagat, bae! Kung ako, tatalon talaga ako sa dagat kung original yung Gentle Monster. Ang ganda nito, lalong-lalo na sa mga bilog yung mukha. Akalain nyo ba, na under 100 pesos lang to sa Shopee? Last for fashion is actually this one. Pinakita ko na din to dun sa vlog na Living Alone series. Pero nagustuhan ko talaga siya. Para siyang elevated na comfort clothes. I got this tank top from Prettiest sa Shopee. I wish I got the large size kasi medium to. Large talaga ako sa lahat ng damit. Ewan ko ba, ba't medium yung chinecout ko? I was being brave talaga. Okay lang naman. Sinukat ko to dun sa vlog. Okay lang naman yung fitting niya sa akin. Nakakamayaman yung print. I don't know why. Kakulay niya yung pader. Ayan, kakulay niya yung pader. Ang nice lang nito. If you're looking for tank tops na pang-alis, I highly recommend this one. Che-check out ko din this sale niyan is yung black on black na color nito. Ayun, tapos hindi pa cheap yung print niya. Next category naman natin is tech. So for tech, ay, hindi yung camera ha. Yung case na nabili ko for it. Ayan, if you guys have a DJI Osmo, I highly recommend this case. You cannot actually tell na meron siyang case. Tapos meron siyang stand na ganyan. So you could stand it anywhere, tapos natitilt nyo pa. Exhibit A. It's magnetic! Ididikit mo siya sa poste, ganun. Ididikit mo siya sa gate, kungwari. Ayan o, tingnan nyo, super secured nung magnet niya. I love it so much. I don't know bakit ngayon ko lang siya na-discover. Ito yung ginagamit ko before. Ito yung nilalagay sa ilalim, yung boot lang. Pero nagpalit na ako dito kasi nga, dami niyang magagawa. Anything na metal, didikit siya. Tapos pwede ka na mag-vlog dyan, oh. Hindi ko na kailangan ng separate na tripod. Hi, vlog. Welcome. Tumatayo siya mag-isa, di ba? Best investment sa vlogging. If you have this camera, I highly recommend na bilhin nyo tong stand na to. I hate to admit it, pero I've been playing Roblox lately. Grabe! Addict na addict kami sa Roblox lately. Dati no, nilalaro namin Valorant, ganyan. Dead by Daylight, ganun. Ngayon, Roblox! If you don't know, Roblox is actually a multi-platform na game. So you could actually download it sa ano nyo, sa phone nyo. I have dito ng Roblox. Pwede kayo makilaro sa mga naka-PC. Basta multi-platform talaga siya. We've been playing, first is Pass the Bomb. I don't know if nakikita nyo siya sa TikTok. Kasi parang yung mga streamer doon, yun na lang lahat nilalaro nila yung Pass the Bomb. Tapos mayroong voice chat kasi doon. So you could talk with the people that you're playing with doon. We've been playing Dress to Impress. Yung Dress to Impress naman, parang magbibigay ng theme. I-dress up mo yung character mo to match the theme. Tapos ending, meron parang fashion show na magvo-votean kayo kung sino yung mananalo. So, madami akong screenshot na nanalo. Alam niyo naman, syempre. Kuya si, magaling sa fashion yan. Imagine mo, 20 years old naglalaro ng Roblox. It's fun. Parang stress reliever na lang din namin. Hindi siya hassle laruin. Next category naman is skincare and makeup. So for skincare and makeup, ang first favorite ko is actually these ones, Bath & Body Works Mahogany Teakwood 3-in-1 Hair, Face, and Body Wash. To go with it, ito, dinadala ko na siya everyday sa aking everyday na bag. Also from Bath & Body Works, antibacterial hand spray in Mahogany Teakwood scent. Mahogany Teakwood talaga yung favorite scent ko from Bath & Body Works. Ito yung amoy ng kwarto ko, sasakyan ko, ako mismo, ito yung amoy ko talaga. Nakaka-foggy yung scent nito. Oh, grabe.
ang seryoso ng amoy niya. I love it so much. Anything mahogany teakwood, I like from Bath and Body Works. And mura doon sa pinagbibilan ko, ha? I don't know if kilala nyo si Sabrina Carpenter. Gumawa ng interview si Sabrina Carpenter. Ni-reveal niya doon na ang blush niya is yung Makeup by Mario na blush. Ebe, magkano yun? Close to 3,000 pesos yung blush na yun. I plan on buying it, pero bibilin ko na lang siguro siya sa birthday ko, ganun, o kaya sa Pasko, para justifiable. Siyempre, yung mga tao sa TikTok hahanap ng dupe yan. And nakahanap sila ng closest shade. It's from Issy. Grabe, Issy! Hindi pa din sila nagre-reach out sa akin. So, Issy, baka naman. Every video, meron mong Issy product na napapakita. Kasi I really, really love the brand. It's my favorite local brand as of the moment. And then, dami ko na naman sinabi. Cream cheek blush in the shade Slap. Dusty reddish rose color. Ang ganda niya. At first, super nice na tong blush shade na to. Ayan, nakikita nyo. Medyo dugyot yung akin kasi I've been using it a lot. Nung nakita ko yung TikTok video na yon, binili ko na siya agad kasi personally, I really like Sabrina Carpenter. Kaya, nung nakita ko tong Sabrina Carpenter blush dupe, binili ko na agad. I've been sleeping on this shade. As in, hindi ko pinapansin tong shade na ito. Kasi sabi ko, hala, pang matanda yung shade, pang lola yung shade. Pero, be, I'm wrong. You guys should definitely get this. I don't know if you guys know her. I feeling ko naman kilala niyo siya pag pinapanood niyo ako. Ang kapal naman ng mukha ko. Ray Hermar. Ito yung ginagamit ni Ray Hermar na daily, na parang skin tint sunscreen. Ayan, perfect. Pasukan. Ayan, baka naghanap kayo ng sunscreen or skin tint for everyday. This one is perfect. Sola Foundation Primer yung pangalan niya. I don't know why it's called a foundation primer. Para sa akin, it's like a skin tint na sunscreen nga. Maganda dito, it has SPF 50 PA++++. This is actually made in Korea. I could attest to this. This is a very lightweight. Papakita ko na lang nga sa inyo para maniwala kayo. Tapos, ayan siya. Medyo watery siya. Pero that's the point. Kasi super lightweight nito. Ayan o. Super nice na. It gives this very natural pero brightened na look. Super dali niyang ma-blend. Ang ganda nito, guys. If pumapasok kayo sa school, it's very lightweight. Para ka talagang walang in-apply sa mukha mo. Na ayun nga, nagtatagal siya throughout the day. Yung feeling niya, para ka lang nag-skincare. Parang paubos na yung akin agad. Kabibili ko lang nito. And maganda. It's very affordable din. Kaya pwede mo talaga siyang ipang-araw-araw. Pero, ito yung pero dito. This brand only has two shades. Yung light beige and yung sand beige. At first, sabi ko, hala, feeling ko light beige ako. Be! Hindi ako light beige, be! Ang puti! Sobrang puti, be! Kasi nga, formulated siya sa Korea. This one naman is sand beige. This works for me na kasi nagbe-blend naman siya ng maganda sa skin. Perfect na siya for light to medium skin tones. If mga moreno kayo or morena, this will work din. Next category naman natin is food. So for food, my first favorite is yung bago ng KFC. I don't know if you guys have tried it yet, pero it's the KFC Creamy Spinach. Whoa! As in, whoa! Yung pinaka-favorite kong product doon is yung Zinger. Kasi diba yung Zinger, medyo maanghang siya. Yung creamy spinach, parang binabalance niya talaga yung lasa. You guys should try it. I actually tried it sa TikTok. Yan, if di nyo pa ako pinafollow sa TikTok, anong ginagawa nyo? I-follow nyo ako doon. Hindi ako mapapahiya. Promise, super sarap. It's the best creamy spinach na na-try ko. Next naman for food is actually this one. This one is a Tupperware na bottle. I think this is 1 liter na. Nainggit lang talaga ako kay mama kasi ganito yung mga water bottle niya sa bahay. Bumili na lang ako ng bago sa Shopee. Parang 300 pesos lang naman siya sa Shopee. So, gusto ko siyang dinadala tuwing may badminton training ako. Meron kaming water dispenser doon. Dinadala ko siya kasi super gaan niya. As in, ang gaan ng mga topper. Alam niyo naman siguro yung bigat ng Tupperware, diba? And perfect din for back to school. Ang maganda pa, syempre Tupperware. Matibay, be. Hindi siya agad-agad masisira. Next category naman natin is movies and series. For movies and series, ang first favorite natin, Inside Out 2. Hindi niyo alam yung Inside Out, saan kayo planeta na nakatira? Feeling ko naman, alam niyo naman lahat yung Inside Out. I've watched the recent movie of Inside Out. It's actually a good movie. I like the first movie more.
Comment down below kung alin yung mas gusto nyo, yung first movie ng Inside Out or second movie. Pero personally, I really like the first movie more. Mas emotional siya. Kung hindi nyo pa napapanood, anong ginagawa nyo sa buhay nyo, be? Hindi ko na siya aabutin. Anuhin na lang natin. Ayan. Next favorite ko is, ayan, nakikita nyo ba yung mga yan? I've read itong Queen of Shadows nung July. And grabe, grabe talaga, grabe. Oh my gosh, mahuhulog pa kayo. Can I just say, grabe, grabe talaga. That book is the best book so far sa series na yon. Oh my gosh, it's action-packed talaga. As in, puro action scenes siya. Puro daming nangyayari. I'm so excited to finish. I plan on finishing this series this year. Sana matapos ko na siya. I'm 3 books left. It's an 8 book series and 5 na yung nabasa ko. Parang siya yung first ever na fantasy na babasahin ko. Parang naaalala ko yung Hunger Games sa kanya. Although malayo yung theme. Yung main character nung Throne of Glass series. Kaugali niya si Katniss Everdeen ng Hunger Games. I really love Katniss. So, nagustuhan ko talaga yung Throne of Glass na yun. If nagharap kayo ng fantasy na babasahin, I highly recommend that. It's fine, it's cool. Next category naman is my Spotify favorites. So, for my Spotify favorites, Chapel Roan. Grabe, ang ganda ng mga kanta niya. Good Luck Babe. Oh my gosh. Hot to Go. H-O-T-T-O-G-O. You can take me hot to go. If you haven't listened to Chapel Roan yet, you guys should listen to her. Grabe, super ganda ng songs niya. Naging favorite ko din yung Sticky by Kiss of Life. Dahil kay Mingyu. Ayan, si Mingyu yung may kasalanan. Dahil sinayaw niya yung kantang yon. How long before we fall in love? Oh, diba? Twerk. Ayan, nagtutwerk si Kuya Sed. Alam nyo ba, pinractice ko yung kantang yon. Kaya ko siyang sayawin. Pero hindi ko siya sasayawin dito kasi madedemonetize ako. Pero yun na nga. So, yun lahat ng favorites ko for this month. May nagustuhan nga kayo, I will leave the links down in the description box para di kayo mahirapan mag-check out sa Shopee. And if you're looking for a sign, sige na, i-check out mo na yan. Sana nag-check out sa video na to, and if you did, make sure to give this video a big thumbs up, subscribe, and hit the notification bell para di kayo makamiss ang video ni Kuya Sid. That's it for this video. Thank you guys for watching. And always remember that it is okay to be a weirdo. Bye!